daw mga kaibig. Andirito po tayo ngayon sa Villa Carmen Beach, Marabeles, Bataan. At dahil tatawid po tayo ng corridor, sasakay lang po tayo ng dikatig na bangka. Tsaka 30 minutes lang po ang biyahe. Ang bayad po pala namin dito mga kaibig ay 5,000 pesos. Good for 8 packs. Ayan na po ang Corridor Island mga kaibig. Sama lang po tayo dahil malapit-lapit na tayong makarating. Bali, first time din namin ni Mrs. Kaibig dito ngayon. Ayan, papadaong na po tayo. Thank you Lord at nakarating kami ng ligtas. Welcome to Corridor Island. Welcome to Corridor Island. Bago po tayo i-tour dito mga kaibig, papa-registered muna tayo. Salamat! This is my third time. And itong mga pinsan ko, first time. Itong isang anak ko ay first time. Yan. There are seven of us. Ako, this is my third time. Ako ba yung San Francisco kay before? San Francisco, yes. At saka yung pangalawa ay... Prestige. Dito sa Limaw din. Oh. So, ito po ang kabuuang forma ng Corridor Island mga kaibig. Bago po tayo sasakay dito sa Trambia mga kaibig, bali, binabayaran din po natin ito ng 6,000, maximum of 10 packs. Bukod pa doon, dahil kumuha na rin tayo ng tour guide, ang bayad natin ay 2,000 pesos plus light and sound sa loob ng Malinta Tunnel na 3,000 pesos at 300 pesos na entrance per head. 3 hours tour na po yan mga kaibig. So let's go! Tara na! So welcome to Corridor po. No? My name is Armando, and yung tour guide, driver natin is Paul. Good afternoon, John. Okay, ang corridor pala po, kwentong gera, no? War Memorial Tour. The same kind of tour, Japanese normally do not like to join. Alam natin kung bakit sila yung mga bandong araw. Pag may mga po, medyo masaya kami. Ngayon, wala. Kayo, tinatawag na rest ay yung nalo ang nagsusulat ng history. Pero kung walang Japanese, walang tour. Kasi yung makina, ino, ang microphone ko, Sony. So, to marigato gozaimasu. Doot is must, eh. Ngayon, Japan po, did not teach the young people yung ginawa nila ng gera. So, binipa ko sa amon na nagpupunta rito. They want to know what really happened. Bago mag-pandemic, meron kami every 2 years group of students na taga-Tokyo, they speak English and prefer my tour, sabi ng sensei. Armando, they are asking questions, they are taking the notes, answer directly. Lumapit yung dalaga. Is it true we threw babies up in the air and caught them with a pinet? I said that's true. Pinaprint ko para medyo klaro, so medyo disturbing, sorry po ha. Yeah, this happened in Manila. Babies should cut their hair short and go bald, make themselves dirty and ugly on purpose para hindi madukot o maring. Every soldier has a cause, but when you hurt innocent civilians, women and children, ibang usapan yan. Ito na po sa harap ng bus, ang mapa ng corridor. Kung naka-helicopter ka, tingin pababa, korting putete, tadpole, or maybe frog ang island, maliban na lang kung doktor ka, iba imagination. Sa ngayon po, nandito tayo sa lowest and narrowest part, bottom side area, 50 feet from sea level. Ito yung leeg na nakaharap sa Manila Bay at Mount Mariveles, 3 miles across, sa likod ng bundok, Malongga po at Zambales. So kasama po yan sa mainland ng Bataan Peninsula. Nandito tayo sa north for Arbitao. Sa biyahe nyo ngayon, hindi pa tayo lumalabas ng Manila Bay. There are 5 islands at the mouth of the bay, 5 corridor ang pinakamalaki. Etong bundok is curving east towards Manila, 48 kilometers away. Manila to the north is Bulacan, Pampanga, and Bataan.
Manila to the south, Batangas and Cavite. So after Corridor and the smaller islands, sa bagsak mo, West Philippine Sea, hindi pa tayo lumalabas sa Manila Bay. Pag umabot ka ng West Philippine Sea, 40 kilometers kanan, Subic Bay na yon. Ngayon, pag kwentong gera, nabanggit ang bata, naalala po natin, lalo na Pilipino, Death March. So klaro ko po, no? Habang nag-Death March sa Bataan, lumalaban pa ang Corridor. Bataan surrendered April 9, 1942. Now the siege and passion of Corridor lasted 27 days after the fall of Bataan. So surrender ang Corridor, May 6, 1942. Yung Death March, 10 days over na. Yung lumaban at sumurrender dito, hindi kasama sa Death March ng Bataan. Okay, pagpaka naman sa Bataan, Pilipino, Amerikano at Hapon had a common enemy. Bataan pa na dati was the best place to get malaria. Sabi nga nila sa Bataan, the mosquitoes had air superiority. Misan yung pag-atake ng Hapon sa Bataan ay pinapigil kasi po 70,000 Japanese soldiers were down with malaria. Si General Homa humingi ng resba kang pinadala, 150,000 na Hapon papuntang Australia, ipinalik sa Bataan. That proved to be crucial during the Battle of the Coral Sea. Kaya madalas nagpapasalamat sa ating mga Australiano, kundi dahil sa Bataan ng Corridor, nakarating din ang Hapon sa kabila. Australia's population dati, 7 million pa lang. Pero I salute the Australians, they sent 1 million to combat. Okay, dito muna tayo sa ulo ng Corridor, War Memorial Zone. Mamaya na yung punto. Tsaka maganda all Filipino group kasi Filipino jokes are for Filipinos only. Pag in English po, hindi na nakakatawa, wala na saysay. Akala ng puti, sila pinagtatawanan. Total, nasimula ko na, no? Sorry po. Ano na? Pupusin na ako. Alam nyo sa Corridor, yung kanbo, bawal magsuot ng turtleneck. Kasi magbumukha siyang Rexona Rodolfo. Okay, anong tawag sa kontong nakatira sa kanbo? Homeless. Ayun. Ito po yung hotel sa taas, Corridor Inn. Sarado na po yan, simula na nag-pandemic. Pero nung bukas pa yan, that is the Philippines' only 31-star hotel. 31 rooms, bawat room isang star. Ito naman po sa harap is the south or the Navy Dock na nakaharap sa Cavite. Napansin nyo, pasensya na po yung sumalubong na basura, no, sa north side. Araw-araw po nililinis yun. Karamihan sa lumulutang na basura, water lily from Pasig River, Manila. The rest are blue and green plastic bag galing SM Shubart. Dito po ang swimming area kasi yung basura papuntang Ternate. Okay, so being the largest of the five islands at the mouth of the bay, ang Corridor galing sa Spanish word na corregir to correct. Panahon ng Kastila, lahat ng barko na lumalabas at pumapasok sa Manila Bay, pinadadaan dito sa Isla del Corridor, Island of the Corrector, to have their papers checked, to have their documents in proper order, and to have their cargoes inspected. Panahon ng Amerikano, Corridor was one of the best fortresses of the Americans outside of their country. Tinawag itong Fort Mills. Ang budget ng Fort Mills, $150 million by 1903. Pantakin mo, binili tayo ng Amerikano sa Kastila, 20 million. Bumastos dito, 150 million. Isang first-class military paradise bago mag-ira, Fort Mills Corridor at 9 civilian communities. May siyang nakarangay dito ng araw. They had horseback riding activities, a 9-hole golf course, dalawang sinihan, siyam na electric train o tranvias, meron ding lighthouse, airstrip, commissary or duty-free shop, baseball fields, bowling alleys, an Olympic-sized saltwater swimming pool, tennis court, several banks. Sa liit ng isla may taxi services dito noong araw. Two of the world's longest barracks nandito. At kasabuntot natin ang Voice of Freedom, now known as the Voice of America, the largest radio network in the US today. Simpleng usapan, ang sundalong naka-assign dito was considered to be of very good living. Sa ngayon naman, ang buong island ay National Shrine. There are no permanent residents here. Walang botante sa Corridor. Population 162, transient civilians, empleyado at pamilya lang. Security, management, operation, maintenance waiters, drivers to latitude. Pag tapos na ang pagkata mo, aalis ka ng island, kasama ang pamilya mo. Kaya kapag ka si Max, si driver doon, alis yun ang Corridor, kasama yung tatlong pamilya niya. Lahat yung makatira, walk out. Marami din pong one time, may usap, ako, bayawak, nabuyo, pawikan, nalagdaan, ahas. Sa ngayon, mas marami pang unguy kumpara sa tao, mga 3,000 problema na. Pinipitasyon na rin namin kamatis at talong, hinahalo kayo ang basurahan, nagnanakaw ng itong sa pugad na manok. Isang tapos ng trabaho, nasa bahay mo yan, taray-taray sila yung palabas ng kusina. Meron din ang mga unguy na tumalino at nakakatulong, isang yung unguy, sasampan ang bas, hawak ang mic, magpapakilala ang tulpay. Okay, nung nag-era po, yung mga civilians dito pinadala sa Manila, kanya-kanyang discarte to go their own. So, the nice part about the war
are no civilians in the crossfire. It's just you and me. Sa Manila po, 18,000 Japanese had orders to hold Manila or Berlin. 1 month retaking ng Manila, February to March of 1945, all 18,000 Japanese died. Nagdamay ng 100,000 civilians, mostly women and children. Kaya si MacArthur nagutos ng carpet shelling of Intramuros. Again, sa corridor, no civilians in the crossfire. Okay, balik kayo rota na to para magpaganda sa grupo nyo. First stop dapat dito sa Ibarax, picture-picture. Hindi tayo dito topside barracks, pero topside barracks is much more impressive. Doon lang tayo mag-picture taking. We'll drive slow and now stop at middle side barracks mo. In a stick. Umalis yung train na Manila, chuk, 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 chuk. Pagdating Batangas, chuk, eh, chuk, eh, chuk, eh. Ay, di na tinapos yung project. Okay, sa middle side area, welcome to middle side parade. 400 feet from sea level, middle side parade grounds, madalas ginagawang baseball field. Alam niyo kung may lugar sa Cavite na isang letter lang. Ano si? Silang. 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 Oh, pakilente lang po yung camera. The world's second longest barracks dati was Middle Side Barracks. Isang mahabang building na hinati sa dalawa. Hinati kasi nung araw, hiwalay ang Pilipino sa Amerikano. Ayan na po sa kanan. Now, this half of the building was reserved for the 4,000 Americans of the 60th Coast Artillery Regiment. Yung kalahati sa harap doon, 4,000 Pilipino, 91st Philippine Scout Coast Artillery Regiment. So maximum accommodation, 8,000. Ginawa yan ng Amerikano noong 1915, 109 years ago. Ang design, hurricane proof, walang hollow blocks. Lahat precast materials and reinforced concrete, semento at bakal galing pa sa Amerika. Wow. Pero nakakatawa, Amerika dati bought the cement from Japan. Asano cement? Kasi pati pa sila nung early construction years, ang kaaway ng Japan, Russia. Amerika naman, so to Japan, scrap metal. Yung mapag ginawang bomba, ipinaligtis sa Amerikano. Hindi na sila friends. Now we could add a new building, restroom, gift shop, museum or hotel. Old ruins, original, will not be repaired, destroyed or restored. Ganyan siya iniwan ng era, 83 years ago. Tandaan nyo, dalawang beses pinombayan. Pinombayan na nga po 1942 nung nilulusok, invasion or attack. Pinomba din naman ng Amerikano nung binabawi na liberation, 1945. And frankly, America did more damage during the retaking. Ganun din nangyari sa Manila, yung carpet bombing of Intramuros. Sabi nga ng Amerikano, we were pissed off and you came back. Walang basag na salamin ang bintana natin, kapis. May mga litrato yan mamaya sa museum bago mag-era. Kapis ang bintana. So 4,000 Americans dito, doon ang masarap, 4,000 Pilipino. Just in case lang po you want to upgrade and spend overnight, free accommodation here. Yes, I'm in charge of housekeeping. Go something, dyan ka na lang. At inaalis pa na namin ang mindset ng multo. Walang multo sa koridor. Pero marami rito aswang kasi island to, kami nag-aaswangan. Ngayon pa rin dito, 3 days lang, pwede na. Okay, ito naman tayo sa mga kanyon. Noong early 1900s, yung aeroplano at saka missile hindi pa naman naiimbento. So bakbakan ng arms race ay pagalingan ng battleship. Ang enemy battleship will come from the open sea, pasok ng Manila Bay, ang target capital, Manila. The only way to enter Manila Bay by ship is between Bataan Corridor, Cavite Corridor. Sa North or South Channel ang papasok ng barko. Kaya maraming malalaking ganyo ng Amerikano sa corridor. Bakit? To protect Manila from a naval attack. Sa isang lugar, pwedeng isang kanyon, dalawang kanyon, tatlo, apat, anim, kahit walong kanyon. Kapag nasa isang area, it is counted as one gun battery. Bago ng World War II, 23 gun batteries ang nakilagay dito. 23. Papunta tayo sa battery way. Apat na kanyon. Ang kalibre ng barrel, madaling sukatin. Get the diameter of the bullet or shell. 38 caliber, yung bala is 0.38 of 1 inch in diameter. Hindi importante yung maisi, mahaba o malaking baril. Ang battery way po ay 12 inch guns. 12 inches ang diameter ng bala. At yung bala, 1,000 pounds ang bigat. Dalawa ang kontraktos ng kanyon. Ang battery way galing sa Waterville, New York Arsenal. Ibang kanyon galing sa Bethlehem Steel, Pennsylvania. And among the core of engineers developing the island was Douglas MacArthur. First assigned here si MacArthur, second lieutenant, fresh graduate from West Point. Ngayon, pagdating sa battery way, magpunta kayong bumbaga. Give me 1 minute, maliliwanag yung details. Then we'll have some time for the place. At pagdaririn yung bell, that means time to board. We have to move on and see other places. Teng, 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 means Japanese are coming. We are evacuating the area. Dati, nung wala pang pandemic, ganito summer, nakikimdadak kami ng corridor, halo-halo, the best. Labing dalawa regalo, puro sa kong magkakaibang bulay.
Pero masarap ng tour na to, walang traffic dito. Alam niyo tawag sa maliit na ulan? Kung ano? Yung maliit na puset. Okay, 23 gun batteries, papunta na tayo sa Battenway. 10 taong ginawa, completed in 1913. Isang taong bago na World War I, nandito na itong Battenway, 1913. So may apat na kanyon capable of firing at the rate of 1 round per minute per mortar. Isang putok kada kanyon kada minuto. 1,000 pound na bala could be fired up to 8.3 miles away, maximum range. Each gun would weigh 13 tons. It takes 14 men to handle one gun. Sa 14 bawat kanyon, ang 8 tagalagay ng bala at pulbura, sila po yung rammers responsible for loading it. Sa likod ng kanyon, walang firing pin o bridge block kasi bago sumurrender utos si General Wainwright. Destroy and decommission all guns 45 kalibre patas para hindi na mamagamit ng hapon. Kinuha yung bridge block, tinapon sa dagat. Now to the far right was the gunpowder room. Ito naman sa harap, shell room, cartridge room, and generator room. Yung pader 3 feet, yung bubong 8 feet of reinforced concrete designed to be bomb-proof. Yung mga sira at butas, hindi tama ng bala yan. Pag warak kayo sa heck, a bomb drop, boom, damaging the floor, fragments or shrapnels will ricochet, making holes and other damages. It was suicidal to be anywhere out here in broad daylight then. Pag hinawa ka niyo yung kanyon, mainit pa yan, kasi nakabilad sa araw. Meron kasi nga sa likod, you can drop your bombs there. Yo! Kung ginawa ito 1913, wala pang World War I, they do not know what airplanes can do. After completion ng Battenway, hindi pa nakakamouflage. Kaya itong building na to, ganito lang kataas din yan. Pero after World War I, they saw what airplanes can do, niretoke. World War II, nakakamouflage na. At isang taong pinatutuyo ang semento bago ikabit ang kanyon. Sige po, 7 minutes tayo rito. Anak na ako'y alam ito. Akong ibidyan ang kwan lang. Ang daan ba? Nakabidyan mo yapong ganina. Katabi po. Hello, hello mga kaibig. Dito po tayo sa corridor. Asa to first picture ka dito? Doon ka, doon ka sa ano? Doon ka sa... Doon ka? Dari ka o, anong namurag timonil? Alay ka! Jesus! Okay na. Simple daw, yun ang background. Dia, little claim. May walong toilet seat, may walong kubeta rito magkakatabi. Hindi ko alam kung bakit magkakatabi. Pero hindi sumabog rito, nasira yung building, isang tipak ng simento tumagos sa puno. Ah, that is yung puno nandito na nung gera. Mm-hmm. Kung 30 years old siya noon, plus 83 years ago. Oh, more wow. than 100 years old. And nandiyan pa rin yung puno. Ito yung puno ang World War II survivor niya. Mm-hmm. Oh, simento. Wow. So, binomba ito, nabiyak, lumipad yan, tak, tumagos dyan. Papet, hanggang ngayon nandiyan. Wow. Kung makapagsasalita lang, sasabihin niya, aray. Oo nga yan. Pero hindi ko alam ba't magkakatabi yung kubeta. Hindi ako kaya magkukulang yung kubeta. Ay, ganun yung ano? Yung sa tawag ito sa... Yung sa mga... Mga Spanish. Oo, oh, Spanish na ano. Yung mga lumang bahay. Magmaritisan. Sa labas sa kubeta, hindi ako makatay. Yung pagkatabi ko siya. Maritisan. Sa katabi mo, medyo masira pa yung chan. Ito dating gunpowder room. Pero gunpowder room. No smoking room. Mm. Kasi gunpowder room. Oh, syempre. Oo nga naman.
my surprise, 90% said the same thing. I asked for a toothbrush and dry socks. Okay, dapat pagpunta tayo ngayon sa mas malaking ganyan ng battery heart, pero pagdito tayo, bigyan ko kayo ng bonus, pakita ko yung hospital kasi galing pa kayo patandas. Hanggang layo ng pinayari ko. Okay, so somewhere sa baba, sa kaliwa, yan po yung mga original na kalsada. Normally, part of hiking or trekking lang yan in the afternoon for the overnighters maglalakad papunta sa gubat to see the buildings there. So technically, the bus is not allowed to go in, baka ma-flagan tayo. Pero for today, Driver June is a free driver. He is not afraid to die, you're very lucky. Thank you, thank you. Not afraid to die, pero hindi yan marunong magpalit ng gulo. There were two kinds of road, cemented road and macadam road. Yung macadam, compacted gravel. Magkahiwalay ang iskwalahan ng mga Pilipino at Amerikano dati. Gawa sa kahoy, yun ang mga unang nasunog after the first A raids were conducted. Ngayon po, hagdan na lang ang natira sa dating intermediate school for the American children. Yan, tingin po sa baba, sa kanan, makikita niyo yung hagdan. Ito, papunta dating iskwalahan. Ito naman sa kaliwa, PX or Post Exchange Building, Commissary. Nowadays, tawag duty-free shop. Only dollars and tokens accepted at Amerikano lang dapat ang bumili. Pero minsan yung mga Pinoy, pag nagsayang ng sapatos ng Amerikano, yung token ang pinabayad. So every now and then, yung mga Pinoy din na nakakabili. Kapag trekking tours ako, yung grupo binababa ko sa topside, maglalakad kami pa umaba, we cover more areas that way. Ibang tour guide kasi, bottom side, agad tayo maakyat. Maramihami ang konti, pagod ka na, balik na tayo sa hotel. So tingin ko sa baba, sa kanan, ito yung hagdan na papunta topside para sa makikita nyo mamaya. So from there, lakad kami rito, papunta hospital, papunta gubat, labas middle side barracks. Yun ang mga trekking trail ko. Misa meron ako Amerikano matanda pero hindi siya World War II veteran. After passing away, nag-request, Armand, can we please see the hospital? Sabi ko, not part of the tour, why do you want to see it? You have to go trekking for that. Kasi nung nag-gera, our family was here. I was 8 years old. We were sent to Manila and then we went back to the US. I never saw Corridor again until today. Dala-dala niya yung papel. Here's my birth certificate. I was born there. Sabi ko sa kanya, o sige, dadaling ko kayo sa hospital, pakikita ko yung delivery room, kapalit ng birth certificate mo, pumayag siya. Nandun ngayon sa museum, naka-display. Nandun yung authentic physician, parents name, physical condition, time of birth, etc., etc. Karamihan sa mga Pinoy nanganganak sa bottom side, Comadrona. Ito na po yung hospital. Ngayon, kung nasa aeroplano, tingin pa po, itsura niya isang malaking cross. Alam ng Hapon, hindi siya ang military structure. Binomba pa rin. After the first air raid was conducted, lahat ng pasyente nilipat sa underground hospital ng Marita Tunnel, 1,000 bed capacity. Ito naman po sa ground level, itong corner section sa kaliwa nyo, ang pinakamalamig na lugar dati sa buong isla, yan yung dating morgue. At napasin nyo, lahat ng building, pati hospital, may chimney, wala naman tayong snow, naano ni Santa Claus. May yung plans were standard, drawn in the years, constructed here, nagka-chimney na rin tayo. Siyempre, pag overnight po, naglalakad kami dito, ginagala namin yung hospital. Tinuturo ko yung hospital lounge, chapel, infirmary, laboratory, kitchen, reception, and everything else. Sa ngayon po, this is not part of the tour. Next time bumalik kayo, hindi ito nakita, huwag nyong hanapin, not part of the tour. Ikutan lang natin, bonus lang. Para maging atat kayo, pagbalik nyo, overnight na. O, yan. Ito po yung harap ng hospital, may welcome flag o banner to. Doon sa pinakatuktok, tignan nyo, 1912, the year of completion. Medyo mababasa pa po. 1912 ang nakasulat doon. And then, nung bata-bata pa ako, may ligaw ko mag-trekking dito sa gubat. Dito sa kanan, binaba ko yan, may dala akong bolo, may nakita akong building. Sinay ko sa military map, hospital stewards quarters or nurses quarters pala. Marami pa pong building dyan sa gubat. Sa tour nyo, nakikita nyo lang along the road. Hindi pa nga dapat kasama to. Tsaka tandaan nyo po, sa bago mag-era, 42 underground tunnels ang ginawa ng Amerikano. 42. Sa tour nyo, isa lang tunnel makikita nyo. Maling tunnel lang. Imagine nyo kung nung nasa gubat. Now, do you ever wonder how come Filipinos do not speak Spanish? We were under Spain 400 years. We speak English, it's our second language. American territory tayo, 44 years only. I'll tell you the answer to that. It is John May Intramuros tour one time. Kukwento ko sa inyo yung first batch of American educators, the Thomasites. Pero nung dumating yung Amerikano, to our advantage, they were lazy and did not want to learn 122 languages, but they were industrious enough to teach us English instead. Now we speak English, thank you very much. Sabi nga nila, if you speak many languages, you are multilingual. If you speak two languages, you are bilingual. If you speak only one language, you are an American. Ngayon, nung nag-era po yung Philippine Treasury, nilipat sa koridor. Bago sumurrender yung isla, sinunog lahat ng papel na pera. They were demonetized after the war. Mamaya sa gift shop, bumili kang Japanese money, asahan mo, genuine counterfeit. Nag-counterfeit nung araw, hindi ngayon. Ito pala,
course, John. And thank you nga pala, John. Ay, ito. By the way, we did not see the hospital today. Thank you, John. Ito muna ang version 2 ng gera. Ito na ang America bombahin yung Japan. Sabi ng President, boys, pare-pare na aeroplano. Bombahin ang Tokyo. Unaan natin magandang tignan. After 2 hours, bumalik ang American base. Kasi bakit yung President, boys, what happened? Ano nangyari? Mr. President, pagdating sa Japan, sinalubo kami ng 5 Japanese airplanes. O, lima lang pala eh. Ba't kayo matras? Sir, nung malapit na, may sumigaw. Let's vault in. Uy, na kami. The tall trees along the road, yung sa harapan, ang tawag yan eucalyptus trees, given by the Australian government some 25 years ago. The Australians call that the gum tree. Kasi Australians cannot spell eucalyptus. Uy, the Australians cannot spell beer, kaya XXXX. Okay, papunta tayo sa mas malaking kanyon ng battery urn. 12-inch gun, parehong kalibre ng battery way. Pero ang battery urn, isang kanyon lang, isang malaking kanyon. And that's it. Single gun, gun emplacement. Huling ginawa rito bago magera, completed in 1922. Siya rin ang pinakamalakas na kanyon ng corridor, maximum range, 17 miles or 27 kilometers. Yon ay monumento hanggang Paklaran, EDSA, 17 miles. Being the most powerful ng sumerender ng corridor, ginawa siyang propaganda picture ng Hapon, with Japanese world top and all around battery hearts, sumisigaw ng Banzai! Banzai! Pictures scattered all over Manila, America is now defeated in the Philippines. That is the most popular picture ng corridor. Pagsigaw ng Banzai, asang kamay, ulot pantalon, Banzai. Ngayon po, along the road, tignan nyo sa kanan, along the road. Pag hindi ko tuluro, hindi nyo makikita, may bunker dyan. Kasi naka-camouflage. At marami pang building sa likod niyan, going up here. Kilala ko na po yan. May tatlo pang building sa likod. Actually, sa tour nyo ngayon, tatlong kanyo na makikita nyo. May 23 yan. Meron pa kayong 20 na naminis. Imagine nyo rin yung amount of cement and concrete yung nilalagyan ng parko 100 years ago. So, last to be completed bago magera in 1922. Now, with 17 miles range, ang battery horn could fire in all direction. 360-degree traverse, nakaharap ngayon sa dagat, expecting a naval attack to enter Manila Bay. Wala siyang target sa kabilang side, which is facing Manila. Buti na lang. Kasi they wanted a full turn, 3 oras, and 34 men to man this gun. Sa likod ng kanya, nakita niyo nakakapit yung firing pin o bridge block. A clear indication of repair. Naayos ko na nga po after the surrender with the help of 200 American prisoners of war. Wala kaming ebidensya na gamit o napaputok na nga po. Alam na Amerikanong na-repair, tinarget din nila. Kaya yung malaking crater sa tabi was in 1945 retaking 1,000-pound American bomb made an almost direct hit. Boom! Crater fragments sa kushay kaya patik-patik yung kanyon. Pero some veterans sabi sa akin dati, yung ibang bomba hinahaluan ng chemical, thermite or white phosphorus, parang sa Wato Sea. Nagbabagang puti, hot white molten shrapnels were melting their way deeper into the steel barrel at ayaw na military doctor siya. Tagusan ko to and it burns underwater. Pag tinamaan ka ng white phosphorus, they inject you with morphine and amputate. Sa harap naman po, itago ng balang pulpura. Eto po yung Banzai propaganda picture. Yeah, yeah. Oh. Sa may Amerikano ako, punta siya sa tuktok, sigo siya, George Bush! I remember talaga. Bata ko itong ano, Carmen. Nandiyan na ako sa'yo. No, talaga. Isa nga i-email ko sa'yo. Nung nakaganon ko pa sa Colombia. Oh, huh? I just remember Carmen. Naon ko pala dyan. Part DJ pad. Scary. DJ pad. May nag-gatorade sa'yo. Na yung mga kwan ng bat. Tabi-tabi po. Ayan, may bat. Tabi po yung mga kwan. Pabili sa una. Sorry. Bugnaw na rin ako. Uy, bugnaw. Ay dati sa naiya.
tayo mga 50 caliber shells right here. Bago mag-pandemic, nag-trekking ulit ako, nakapulot ako ng isang atis, fragmentation grenade. Okay lang yan, hindi na siya live, pero makakamatay to. Ampas ko sa ulo mo, patay ka. And then my favorite relic, isang bote ng Coke, 1916 patent design model, Georgia Green, the color of Georgia Atlanta, San Francisco, California. Sa gift shop, meron silang tinda nito, limited items na kung ano lang mapulot. Yung t-shirt, pwede ka umorder sa baklaran, pero ito, pag wala, hindi mo pwede order sa baklaran. I think they have 5 bottles there for sale. And then when I'm tracking by myself on research, meron po akong declassified military maps with me. Some areas natin, confidential, secret, top secret. 687 buildings ang ginawa ng Amerikano dati, halos 700. Hindi pa kasama yung dinagdag ng Hapon. Again, sad for the regular tours, you only see what's along the road. Wala pa labing tatlong lugar. Imagine ko nung nasa gubat. Regular guests of the island, members of the U.S. Coast Defense Study Group. Every 3 years, pagdalaw dito, dalawang linggo sa corridor. And have the fun of finding relics, finding out ano nga ba siya. One time, super excited ako. Nakapulot ako ng bakal na plate. Ganito kalaki. Nakasulat, Army Range. So, akala ko nakakabit sa shooting range. Pinadala sa Amerika, sabi nila, that was attached to a cooking stove for the Army. And then, nakakita akong thin brass plate, nakasulat flyer. Siguro, paratrooper, Air Force guy, no? That was attached to a kid's bicycle. Schwinn's flyer. Then, pinakita ko helmet sa turista, Pinoy. Sabi niya, Armando, Japanese helmet yan. Paano mo lang Japanese? Yung mga gasgas dito. Kasi ang granada ng Hapon, pag hinila mo yung pin, tak-tak muna bago itapon. Madalas, tak, bago itapon. And I do not keep a dog tag. It has a name, it's not mine in the first place. I turn it over to the American Battle Monuments Commission. Nakapag-turn over na po ako ng 13 dog tags to the American Embassy. And the last time they emailed me, we found an old sister and gave the dog tag back to her. That made local news sa Duluth, Minnesota. Kasi yung sister, Constance Gowan, never married. She's 87 years old and the only relative alive. She got the dog tag of the brother James Gowan 72 years after the war. She sent me a thank you note. Sabi sa letter, my brother James was 21 years old. I was only 15. And before I turned over that dog tag, nakita ko yung pangalan ni James Gowan missing in action sa American Cemetery sa Taguig. He was never found. Now we know nasa corridor siya noon. Medyo natuwa rin ako kasi I gave closure to the sister. Ang last image ng kanyang kuya, 21 years old. Okay, we're now heading for the highest part of the island, next stop. Topside area, 628 feet from sea level, tinaguri ang nerve center of the formidable Fort Mills. So araw po, Amerikano lang ang pwede sa topside. Few Philippine exceptions yung entertainers like the pianists, the singers, and the household bell. Nandun din ang topside hotel, Cine Corridor, dating sinirama, ngayon sinirana. Remix advanced screening kumpara sa Maynila, bago magyera mga huling pinalabas. Sergeant Yord, the 4,000 horsemen, and the rerun of the classic Gone with the Wind, where they said, and I quote frankly, my dear, I don't give a damn. Ano rin yun, napakaising pelikula, may git 4 na oras lang. And we're now going to see the world's longest barracks dati. Topside barracks, reserved for 8,000 American enlisted men of the 59th Coast Artillery Regiment. Dahil sa kanyang extensive length, it was better referred to as the mile-long barracks. 1/3 of a mile times 3 levels. Normally, hindi tayo dito rito, pero nalalakon din ang pasan natin ang middle side barracks kanina. So, we'll be stopping here at the more impressive topside barracks for your Facebook. It is the most photographed structure in the island, completed in 1914. The flattened area used to be a mess hall. Now, it's just a mess. Bawal pumasok, bawal lumagyan for safety. You're not allowed to go in or at the building. Sorry. Pero kung sa akin po yan, maging may balas. One time, may 32 people go up. Tatlo lang ang ako. Na nandito yung pamilya. 27 units of the senior officer's family quarters room. Now from topside barracks, kinunan nila ng picture. Itong parade grounds sa mga bahay. Ito po yung tsura niyan dati. Ito yung mga bahay. Ito naman is corridor's original flagpole. Yung kulay puting mas doon. It survived the war. Original yan. Kung makakanood ka ng documentary film ng Corridor, Gera, palalabas doon, when Corridor surrendered, the Japanese lowered the American flag there, made it touch the ground, and they were stepping on the American flag. Accurately po, it never happened. Nung sumurrender ang Corridor, the Americans lowered their flag there, and then they raised a white flag. Pagdating ng Hapon, may baho na brand new American flag. Itinaas, okay, cameras rolling, binaba, inapakan, and raised a Japanese flag for propaganda. Yun ang pinakita nila sa mundo. Nalaman ko lang yan 25 years ago. An American veteran nasa Turko, he showed me a piece of the original flag in his wallet. And from there, kinunan na picture yung parade grounds and topside barracks before and after.
5 minutes po tayo for pictures. Okay. Sabi ng teacher sa grade 1 student, Pedro, translating to English, ang uwak ay hinang-hinang naglalakad. Wak wak, wik wik, wak wak. Sakit ako na uwi. Look at you, kami. Wani init. Sakit ang ako uwi. Ginawa po ito mag-alter gamit yung solar equinox factor. Happens sa dahil ito for summer solstice. Basics ang aming special commemoration. So ngayon may 6 man, may ano dito? Usually po may ano, nagalagay ng mga plak-plak. Pag special, let's say 75 years ago, may misa pa. Ah. Ito naman sarap yung sinihan. Sinikoridor. May hanggang sa gilid kasi yung mga sinihan dati, may orchestra, lodge, and balcony. Tapos yung building sa harap ng pinaka official Bachelor Officer's Quarters. Official kami pamilya, pero wala pamilya mo rito sa BOQ ka pa rin. Sa dulo po ng memorial, may isang bakal na artwork, kulay pula, ang tawag Eternal Flame of Freedom. Mula ito, makikita mo yung puntot na hindi pa natin napupuntaan, pero medyo malabo ngayon. Pag on a clear day, mula ito sa Eternal Flame, tanaw ang puntot at ang Ross Boulevard, Manila. On a clear day. Now, one of the highlights of the tour is a visit to the museum. Pwede po mag-picture taking sa loob ng museum, where you have pictures and relics sa corridor, panahon ng Kastila, before, during, and after the war, pictures of my relatives like Uncle MacArthur and Cousin Wainwright. I study the museum well, kasi after the tour, you have a pop quiz. Yo! If you don't get it right, I get to pop you. Kasi at din doon, at lahat ng gift shop, sarado na po simula nung pandemic, pero nagbukas po yung isang gift shop dyan, that's the only gift shop for the entire tour. Okay. Doon po yung bote ng Coke at Japanese money. Sige po. Punta muna kami sa memorial bago kami mag-museum. Tara po. Okay po. Wala po naman pandemic na wala na ng turista eh, pero peak season ngayon. Bukas may isang process, 300. Ayun, wala na na. Wow.
Ay, hindi, hindi yan ang nabutan natin. Ang nabutan natin, ganyan, pero hindi ganyan. Ito, ito Amerika, Amerika, iba yan. Ayan o, S. San Francisco, 1907, 1909, 1908. Tapos binibenta nila to 3,000, 1,500. Pero maganda pera natin o, meron tayong 1 half centavo, ang tawag isang pusing. Yan nung araw, pag sinabing wala ako kahit isang pusing, ganun ba kayo? Pacific War Memorial Museum. Okay, since wala pa tayo sa buntot, mag-minutes po tayo rito. Ay, sorry po. Pwede po mag-video. Okay lang po mag-video dito, sir. Pwede mag-video, pwede mag-picture taking. Ito yung, ano, birth certificate. Wow. Oh, yan. Ito naman, mga marriage contract ng panahon ng Kastila. Saka yung, dito kayo nag-duck yung bakanyo ngayon. Panahon ng Kastila, fishing village, Barrio San Jose. Oh, talaga. Oh, wow. Kung ano?
Colonel binibigyan ng bungalow. So we're now going to see the disappearing girls of Patrick Rocket. Pag sinabi mo disappearing girls, dalawang kanyon, isang building. Imagine mo dalawang kanyon na ganito, parehong nasa second floor, nakatago sa likod ng pader. Kapag puputok yung kanyon, the tip of the gun does not go up, no sir. Buong kanyon goes back and up above the wall kanyon until now. Hindi ganon. Ang dahilan niyan, ang disappearing gun ay nasa gilid ng island, second floor position. Imagine mo what it did to the men, they were vaporized. Ang building na ganito, 19th floor ginawa, 3rd floor pinatutuyo ang simento, at sa ground level ang tagon ng balat ng kura. So dalawang kanyon yan, no? Isa rito at isa doon. Etong kanyon sa taas, kita nyo, down or disappearing, ready for reloading. The entire gun goes up, hindi lang yung dulo. Parang elevator lang yan o bench press. Pwede yung barrel 54 sa ilalim sa hollow area, all the tip. 60,000 ang counterweight na kakangat ng table. Counterweights go down, gun goes up. The gun will fire, the recoil brings it down, up goes the counterweight, lock. Release the lock. Down goes the counterweight, up goes the gun. One round every 2.5 minutes and 60,000 is the weight of a modern day tank. Ito picture in action. Yung kanyon sa second floor above the wall firing. There are two men beside the gun when it is firing. You don't want to be those guys. The two men are manning a smaller 20mm Excalibur gun for target practice. What the small gun will hit, the big gun goes up and will hit the same target. So when you see the big gun, it is already aimed at you. You see the guns and the counter range pa para. Patapa-tapa kami ni Paring Arman. Okay, this side. Sa taas. Ano yung meron? Pwede mo apak din eh? Pwede mo apak din eh? Pwede? Ang laki pala. Grabe mo, 60 tons. 60 wow. Tons yan. 60 wheeler down trucks. Isa, dumalaw yung pisang ko, taga Batangas. Nasa Manila siya. Ay, pisang, kamusta ga? Anong ga? Anong ga? Basta nasa Manila ka, isipin mo yung ga, palta mo lang ba? Ah, ganun ga? Ah, ganun ba? Ay, daba, daba. Sabi ya po. Hello. Ingat dito ha, this side, safe side, suicide. Okay, mga waterbags dito sa bubong, with the bomb for and don't have rainwater standing still, iwas lamot. Sa gitna ng ano? Ako ba? Ano 'to? Matagal na siya.
1,000 pound bombs na lang. Pero yung mga nakikita niyong matinding butas na yon, ano na yan, American bombs. Bumalik sila 2,000 pound bombs na talaga. They did more damage, no? When they came back, mas malaki. Ganun din sa Marawi, yung retaking ang Sugira. Oo, yun. Yeah, of course. Ang yora na sa pinakatay. Isa punta kayo sa Banawi, Rice Terraces. Yung matatanda ko, nagpapapicture-picture po si Bukulong. And then, tanong mo siya, ilang taong ka na? 95. Balik ka mo after 5 years, ilang taong ka na? 95. After 10 years, 95. Bakit? Kasi nung panahon nila, walang birthday. Walang mga birth certificate mong araw. Telephone, typewriter, radio equipment, okay. Grabe ka pala, no? Nabili para hindi yung panic. Islands between Corridor and Cavite sa kanan. So they also had roads, tranvias, churches, buildings, communities, caves, tunnels, barracks, and bigger gun emplacements. Yung pinakamalapit na isla dito ay Caballo Island. Caballo, Spanish word for horse, tinawag nila or renamed as Fort Hughes. Napalapit. Pagbabahay na rin ko, bottomless. Okay, tumalapit na sa Corridor ng Corridor, syempre, America can not afford the Supreme Commander, General fired for his constant disobedience. Finally, umalis si MacArthur ng Corridor, March 11, 1942, mula sa Northside, ang tawag, Lord Chuta. Sakay siya ng patrol, torpedo boat 41, from here to Mindanao, from Mindanao to Darwin, Australia. Sa Australia, sabi ni MacArthur, I came through and I shall return. Sa Australia, sinabi, hindi nito. Ay, may tanong ko, itong Lord Chuta, nakaharap sa bataan, yung kabilang side na leg, nakaharap sa open sea. Strategically, it is wiser to leave from the south side, pagpasaway si MacArthur sa North Police. Kasi the south side facing the open sea is the Navy dock, si MacArthur is an army general. The Navy and the army would never agree on anything. Kasama sa blunders of the military dati, they do not even share information. March 11, the patrol boats nasa south, MacArthur went to the north. Radio the PT boats to circle the island's tail, they came up here, circle the head, then mount to Mindanao, professional rivalry. And then bumalik si MacArthur after 3 years later, upset with the Navy. MacArthur wanted to walk on dry land, the Navy made him walk on water. That's when MacArthur found out, he cannot walk on water. Alam niyo, MacArthur really had to take the Philippines kasi meron siyang investments here in sugar, tobacco, and stocks at Coca-Cola. Tsaka retaking ng Philippines 1945, si MacArthur had specific orders not to bomb the San Miguel Trubin.
Nasa mga 200, yung pakikita ko sa inyo, makabaw lang, only has this one opening sa kanan. Yan, foxhole ng kapon. And about 5 years ago, nagkaroon ng landslide, it reopened partially another one. Ito sa baba, sa kanan, hindi ko pa napasok kasi manakichot ko, hindi ako kasha. Pero ma'am, kayo po, kasha, would you like to go inside? Sabi mo sa akin kung ano nasa loob. Kasha ka dyan. Ito naman sa shoreline, directly ahead sa shoreline, one of those 80 Japanese caves where the suicide bomb. Sa loob ng underground hospital ng Malita Tunnel, 124 nurses ang nakastation, 20 Pilipina. Nakilala ko iba years after the war, bumalik ng turo patanda na. Ang kwento ng nurses sa araw-araw na pagbomba ng apon, maswerte na ang 2 oras na kuryente sa generator. Magalas na gote lang naka-flashlight na para at kanginanap. Isa na ubusan ng gamot, they operated on a soldier na pumatok ang appendix. For anesthesia, 14 Marines pinned down the patient. Yung underground hospital was very damp and humid, halos hindi natutuyo o gumagaling ang sugat. Hindi rin nila alam kung araw o gabi sa nakasaltanan. Constantly, the guard, they felt like standing on jelly from the constant shaking. Sumurenda na ang corridor, lahat ng nurses pinagubot muna na sugat ang sugat ng apon. Tapos yung nurses pinadala sa University of Santo Tomas Internment Camp in Manila, where they continue to treat the sick and injured. Sa kanan, ang north entrance ng Malita Tunnel, yan yung underground hospital section. Pag pinasok mo, tagus ka sa main tunnel. Bago ka makarating sa main tunnel, sa loob, laging 2 sanga, kaliwa at kanan, magkakatuto sa dugo, accommodate 12,000 hospital beds. Walang lalaking nurse noong araw, ang tawag sa kanya, foreman, hindi nurse. Ito, litrato sa loob ng underground hospital, may magandang libro yung mga nurses, ang pabagat, we band of angels. So, two of the mightiest battleships natin, yung Japanese Musashi at Yamato. Ang Japanese Memorial takes tribute to the Musashi. Yung Musashi pinalubog sa Sibuyan Sea, October 24, 1944, during the Battle for Leyte Gulf. Classic. Ang Battle for Leyte Gulf is the greatest naval conflict in history. Mantakin mo, 300 warships na bakbakan for 4 days, kasagsagan ng bagyo. It is also the birthplace of the Kamikaze airplane. Doon unang ginamit ang suicide airplane sa Battle for Leyte Gulf. Hiroshima naman ang arsenal capital ng Japan, gumagawa ng bomba, tangke, armas, eroplano, baril. Kaya nga, unang binagsak yung atomic bomb sa Hiroshima. Kaya yung mga kanyo na makikita nyo rito are Japanese anti-aircraft guns gawa sa Hiroshima. Pero not in their original location, nagkala niya sa island, kumuha lang kami na apat, dinala doon for this. Kapag ay ipag-aikin niya sa lugar, makakachepo naman ang kanyang apon sa original mounting niya. So mga Japanese anti-aircraft guns from Hiroshima ang makikita nyo. May dalawang shrine dito, ang dalawang shrine, Buddha and Shinto. Buddhism is the religion of the common Japanese, Shintoism ang religion ng royal family. Sa Shintoism, yung emperor is the living god on earth. After the war, si General Homa, firing squad, Yamashita, Pitai, Emperor Takadaya. It was an issue for the surrender terms of Japan. You cannot put the living god on trial for war crimes. After the war, America managed Japan. MacArthur changed the divinity of the emperor. I'm sorry, your highness, you are not god anymore. Yung Buddha naman ang using as a sign of friendship and reconciliation between Japan and the Philippines, yung Japanese Buddha pinagalo sa Virgin Mary and Child Jesus. Ito, no? Lumabas Japanese Buddha na may mga bata. Yun ang magulo. Now they call it Majin Buu. The goddess of mercy with motherly affection. Jibo Kanon Sama. Tsaka si Buddha, alam nyo, babae. Lalaki Budo, alanganin Buding. Huwag nyo hawakan yung Buddha fertility charm yun. Hinawakan ko, tignan nyo nangyari sa akin. At andan nyo pala, sagradong lugar to. It is the original Japanese military cemetery on the island. Wala na nakalibig kasi 1986, all 4,500 buried, inahon, cremated here, ashes ibinibig sa Japan. Dito nagtatagal yung apo, nagsisinde, nag-aalay, nag-insenso, nag-aalay, tsaka nagdadasal. It's now a 2-hectare break place for Japanese guests. Dito kayo po to, 1986, wala pang DNA testing, paano na lamang apon? Natamputo sa kapo. E pati nung kayo po to, 1986, not earlier, ganito kwento niya. Nung natapos ang gera, America gave the Philippines independence as promised, July 4, 1946. America naman retained bases in Clark, Subic, Camp A, airfields sa Zambales, nothing now was worth salvaging here. Kaya 1947, ipinalik na ang corridor sa Pilipinas, bumalik ang Cuba. And for decades, nawala ito, hinahanap siya ng Japanese embassy. Ayun yung Buddha sa kanan. Jibo Kanong Sama or Goddess of Mercy with Motherly Affection. This cemetery was rediscovered only in 1985 because of this photograph. Ayan, wala naman may mga cross, hindi naman katoliko Hapon. Amerikano naglibig para walang kumalat na sakit. Masahin natin.
an unknown GI stands in front of the Japanese military cemetery established by the American Quartermaster Graves Company. The Japanese customarily cremated the dead. This was the only Japanese military cemetery in the entire Pacific during World War II. Over the following 40 years, jungle growth covered area, nawala to sa mapa. In 1985, Bataan veteran Zoet Skinner rediscovered the site. This... So next up, natin ko sa pon, transfer to the map. Another case of Pilipina rin naman. Matanda na, sabi niya. Nung panahon ng gera, may makapili na may bayong sa ulo. At tinuro yung tatay ko as a collaborator of Green General. Walang interrogation, walang questioning. Hinugot siya sa labas ng bahay, in front of the entire family, pinugutan. So he was captured for 3 years in the camp. Ang nabasa niya to, tribute to the brave Japanese. Brave. We got very upset na mula siya, kumuha ng pocket knife. In front of me, he erased the words brave Japanese. Marble yan ha, dinura niya ng pocket knife. Bago siya umalis, inihian niya itong marker. Ay, hindi na ako nagtanong. Pero nag-open up siya sa akin, sabi niya eventually. 3 years in the camps, I had to bow to my guard and say to Madachi, friend. Every day for 3 years, he gave me this big slap on the face. Not the punishment or starvation. I cannot forget being so totally helpless. If you are too weak or too sick to work in the camps, they slowly bayonet you to death. I saw my best friends in front of me bayoneted to death, and I could not do anything. I could not agree with the man, pero I could not stop him either kasi he was very upset. And dalawa sa dulo, kita niyo, mas maikse. Oo nga. Inagari yun eh. Inagari, yeah. Nang magbabakal. Oo. Kasi after the war, ginagawa yung paltik o dalaw. Yung bakal na yan. Hindi nila madala yung buong kanyon kasi isla to, nilubog yung bakla. Kung sa Manila yan, tara yung buong, nilagari yung dulo. Pero give them credit na pita mo, mga dalawang buwan niya bago na. Ay, oo nga daw, ang tagal. Ilang kakso mababali mo dyan. Ayan, dalawang buwan mo nilagari, sa'yo na yan, uwi mo. You earned it. So ito pala eh, isa really ano. Bago po kami magtapos aming vlog mga kaibig, pasasalamatan ko lang po ng marami sina Kuya Melvin at Ate Lisa Estrella and family ang palagi naming kasakasama sa mga galaan. Maraming maraming salamat po! Maraming salamat din po sa aming komedyanteng tour guide kay kaibig Sir Armando at sa magaling naming driver kay kaibig Sir John. Maraming salamat po sa inyo. Sa uulitin. At sa lahat po ng ating mga viewers, silent viewers, organic viewers, at subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel, shout out po sa inyong lahat mga kaibig. Yellow dot is where we are. Yung packet sa north entrance yan, yung underground hospital. Sa show, main tunnel lang po ang dadaanan natin. Hanggang sa kabilang dulo. And then, nung nagkakapumbahan, actually maraming tao sa labas gusto pumasok ng tunnel. They were not allowed to. Pero ang totoo, mas maraming tao sa loob gusto nang lumabas. They were not permitted to. Imagine mo, 8,000 men sa loob ng tunnel. 5 months, madalas walang ilaw, kuryente, and poor living condition. And 10 months after the war, kumuha yung mga Amerikanong preso nga po sa Manila, pinadala rito kung kaya nyo yung kasama nyo. Imagine mo, after 10 months, 2,000 dead, the stench was unbearable. 1932, the year of completion, ito po yung east entrance. Ito itsura niyan, after the surrender in 1942, Filipinos, Americans coming out, nasa gabay, surrender na. Again, east entrance, 1945, General MacArthur inspecting the inside. Sige, baba na po tayo. Musunod tadi ha? Oo. Wala di ha, si Conan. Diyan, nagpuyo si MacArthur, si Keso. Si Atong hadlok-hadlok.
Okay lang, sir, magbadya ng konti. Dapat dito tayo exit. Pero pakita ko sa inyo na magkakagawa sa dito. Right. Original purpose niyan, daluyan ng hangin for airflow or ventilation. So, pag-isa-isa, may bakal sa kaluwag ka, namin nakakabit kasi ng blower fan. Pero kung nag-collapse niyan, pwede ka rin naman dito mag-exit. Pag pumana kayo hanggang sa kaduluduluhan, papuntang underground hospital yon. Pero pa-exit na tayo, kaya dito tayo. Okay. Parang yung sampo naman. You just watch your head and watch your back. Walk slowly. Okay. Watch your head, watch your head, watch your head. Watch your head. Walk slowly. Okay, ito lang mababa. Okay. Okay, wait. Ano yung loob? Ito ang airshaft. Watch your head, watch your head. Ito yung tanke ng gasolina from yung nakita nyo kanina. After the war, may acetylene torch, binabakal-bakal na yan. Wow. Ng metal scrappers. So, ang Nag-guide ka rin ng panggabi, yung mga nag-overnight. Usually po hindi, dahil yung sa process may staff guide, not unless requested. Ah, okay. Babalik po dito. Nakikita nyo, may tatlo rito, may tatlo dyan, may tatlo tayong dinaanan, may tatlo dito, tapos mayroon pang anim ulit. Itong area na to, imagine nyo, may maliliit na drum. Ang laman niyan, chemical, asphalt, tar, and mineral oils. Nandito siya doon. So, during the retaking, nagliliyab sa loob, sobrang init, pumutok yung mga yan, nag-expand. Boom! Yeah, kumalat yung mga contents niya. Spilling down. Wow. Okay lang yun kasi patay na sila nung nangyari yan. Oh, doon tayo exit. Tapos itong tanke, main tunnel na yun. Gusto tayo nag-show. Sige, we exit. Diretso lang po. Next time, overnight kayo, puntahan natin yung underground hospital. Maglalaro tayo doon ng taguan na walang flashlight. Tapos pag naligaw ka, balik tayo mo na yung sort mo. Lalo na pag babae. Airpool.
Al Capone territory. Puerto Lumbra. Dito lang ako direkta kung makapagpapalong. Ma'am, sa first weekend, ma'am, sa doon na doon. Good. Bali na pa rin mga... Yung bauan nga kwan din. Dalawa. Oo. And then bumalik tayo rito. Dito tayo pumasok. Oh. Kasi ito yung nilabasan nating. Oo. Saludo po ako sa lahat ng ating magigiting namang dirigma, lalong-lalo na po noong panahon ng World War II. At dito na po magtatapos ang ating video, mga kaibig. Hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat at ingat palagi. Adios.